Mga kaupak! Ang akala ko, ang nagbabangayan o nagbabanggaan o nag-aaway-away lang ngayon. Parang ang dami ko na sinabi. Ang mga vlogger na pro-BBM. Naku mga kaupak, ngayon, meron ngayon mainit na nagtitrending sa pinag-uusapan sa social media. Baka kaupak, hindi po ito politics, kundi ito ay isang mga famous. So mga bak, nako, ano ba ang nangyayari natin sa ating mga hinahangaan natin? Kasi mga kapak, alam mo, simple lang, ito ay nagiging dahilan ng parinigan between, alam mo yun, sa hindi nakakaalam, pero alam ko marami nakakaalam kasi sikat ito, ano, si Sinab Haraki. So, hindi ko alam kung tama yung pronounce ko kasi ako ay tatapatin ko po sa inyo, to be honest, ako po ay hindi nanonood ng mga sikat na vlogger kasi mas pinapanood ko yung mga katulad ko na maliliit na vlogger na alam niyo na. Pero ngayon mga kaupak, na-discover ko, nalaman ko, naku, parang hindi ko na maalam, nalaman ko mga kaupak na ano pala ito, yung palang mga famous, meron pala din sila mga team, ano, si Sinab, meron pala siya team. Ang akala ko, pag famous ka, parang hindi mo na kailangan ng team. Meron din pala sila team, ano? Ang pangalan ng team nila Sibe. Naku, mga kapak, kung sino ang mga nagsubaybay kay Sinab, pwede na kayo mag-comment down below. So ngayon, mga kapak, nagparinigan sila ni Wilbert Tolentino. Isa sa mga kinikilalang talent ng mga celebrity, ano? Pero ito ay may pangalan to. Ngayon mga kaupak, kumbaga hindi makatiis ito si Wilbur Tolentino sa mga pasaring ni Sinab sa pamamagitan ng social media. Nako mga kaupak. Kaya ngayon, naglabas ng video si Wilbur Tolentino tungkol sa mga personal nilang pag-uusap. Alam mo, mga kaupak, sa YouTube, sa social media, ang tawag sa mga ganyan na nagpapakita ng mga screenshot, ay yan ay tinatawag na resibo, no? Kumbaga si Wilbert Tolentino, ang mga sinasabi niya, may support sa mga ano, personal, ano? Personal message from Sinab. Si Sinab, wala siyang inaipapakita. Pero alam niyo mga kaupak, sa totoo lang, hindi ko alam kung may violation si Wilbur Tolentino. Ako hindi ko kinakampihan si Sinab, ano. Si Sinab, hindi ko siya pinapalo, hindi ko siya pinapanood, pero sikat siya. Marami siyang follower sa YouTube, umaabot ata ng 14 or 13. Kasi ang pinapalo ko sa YouTube, alam nyo na, nako, sa mga kaibigan kong nagwa-vlog din na nakakilala sa akin, alam nyo na kung bakit pinapalo ko si Ivana. Alam nyo na yan. Ngayon mga kaupak, sikat ito si Sinab, ano? Wala akong idea kay Sinab. Ang alam ko lang sikat. Hindi ako, ano, nagpapalo sa mga sikat. Katulad ng sinasabi ko, ang pinapalo ko, yung mga katulad ko, small vlogger. Ngayon mga kaupak, dyan pala, kapag ikaw pala ay may pangalan, yan palang mga, ano, collabs, ay naku mga kaupak, may bayad pala yun. Naku, ang lalaki pala ng bayad, kaya nagulat ako. Siguro, hindi ko kaya makipag-collabs kasi ang laki ng bayad, di ba? So, baka naman, may libre ako pag may nag-collab sa akin sa politics. Baka tuwa-tuwa pa ako, baka kahit di ako bayaran, okay lang sa akin. Pero syempre, kasi
wala tayong pangalan na katulad ng pangalan nila. Sila, sikat sila. Marami silang followers. Million. Kaya, kapag ganyan pala, na bakit yung pag-collabs ka, pag ganun pala may pag-collabs ka, may bayad pala yun. Pag halimbawa, sikat siya, tapos marami siyang followers, tapos ikaw hindi. At saka kapag ikaw pala mataas na followers, kumbaga isa ka sa mga top 10, top 5 sa YouTube creator, ay, kumbaga, yung pakikipag-collabs mo pala, parang pinipili mo na. According doon sa mga paliwanag o sa vlog ni Sir Wilbert Tolentino. So, kumbaga, kinaklase mo kung sino yung iko-collabs mo. So, yun, makakatulad na sinasabi ko, ang inyong host ay gusto rin makipag-collabs. Pero, siyempre sa politics, ano, hindi na ko naman alam yung ibang ano. Pero, naku, mukhang hindi ko kaya yung mga presyuhan nila dyan. Ngayon mga kapak, nagulat din ako sa intro. Ang intro ni Sinab ay, oh, naku mga kapak, nagulat ako, 1.3 ang gastos, intro pa lang. Pero siguro parang lifetime mo na mga gamitin yan hanggat sawa ka, no, yung intro mo. Pero iba yung, tinignan ko, alam mo mga kapak, hindi ako nanonood kay Sinab, pero dahil doon sa awayan nila, alam mo ng mga Pilipino, no, mga pastime ng maraming Pilipino ang social media at saka pastime ng mga Marites. Hindi halata, nagigipag Marites ako. So ngayon mga kapak, tinignan ko yung kanyang intro na sinasabi ni Wilbert Tolentino na 1.3. Nako mga kapak. Maganda, hindi siya yung katulad ng intro na parang ano lang. Parang talagang sinushoot siya ng professional. Para siyang movie, para siyang teleserye. Ganun yung intro nila, no? Kaya pala, mahal. Pero, naku mga kapak, paumanhin dahil tabi-tabi. Yung intro ko, gawa lang yun ng kaibigan kong vlogger, si Mind Breaks Studio. Pero, hindi kanya ako pinagbabayad eh. Pero syempre, nahiya nga ako. Binigyan ko naman siya kahit paano, di ba? Pero nagulat lang ako na ang intro pala ng mga ganyan nila Sinab, gumagastos ng 1.2M. So, ay, nako mga kapak. So, ay mga kapak. Ang punot dulo nito ay ang kanilang pansariling interest. Hindi sa mga subscriber, hindi sa mga nagpa-follow sa kanila o sa mga fans nila. Kasi, sinasabi ni Wilbert Tolentino, ang nakikita daw niya nila kay Sinab, iba sa personality. Kumbaga, parang sinasabi niya, yung iniidolo nyo, yung ma-influensyang tao. Alam niyo mga kaupak, sa pananaw ko bila namang, ano, medyo nakakatanda, hindi naman nakakatanda. May mali din si ano doon eh. May mali si Wilbert Tolentino. Although, malinis yung pagkakagawa niya ng vlog, ano, detalyado. Pero may mali siya doon kasi ipinupost niya yung mga screenshot ng usapan nila personal ni Sinab na yun ay, ang pagkakalam ko bawal yun eh. Parang wiretapping pero dahil yun ay hindi naman tawag. So parang unfair. Kasi ang ipinapakita lang doon sa screenshot, yung mga sinabi ni Sinab. So unfair kay Sinab. Tapos yung mga sinasabi noon ni Wilbert, hindi pinapakita. So, parang alam mo yon mga kaupak, yung hindi mo alam kung bakit nagsalita si Sinab na ganun. Kasi nga, hindi mo nakita kung ano ang sinabi din ni Wilbert. Sapagkat si Sinab lang ang ipinapakita doon sa mga screenshot. At binablurred yung ibang usapan. So, yung mga, siyempre, alam mo yon, kumbaga parang kumbaga sa ano, edited na siya. So, ang pagkakaalam ko, mga kaupak, kapag yung mga usapan sa private, tapos ipinasa publiko mo na walang pagsang-ayon ang mga taong nababanggit doon, wala ko madidemanda si Wilbert Tolentino. So ngayon mga ba, ano ba ang napapala natin sa usapan nila? Siyempre wala. Sa totoo lang, lalo lang sila umiingay, lalo lang sila sumisikat. Kasi katulad ng sinasabi ko, ang mga Pilipino ang pastime ngayon, ang social media or Marites. Kaya sila, 'di ba? Nakagawa sila ng mga content, nakagawa si Sinab ng content, nagsasagutan sila.
Eh, yung sagutan nila na yun, mga kaupak, kumukuha sila ng maraming income sa YouTube. Sapagkat pinapanood sila. Ako nga, mga kaupak, hindi naman ako nanonood sa kanila eh. Sabihin ko sa inyo totoo, pero dahil sa nagtitrending sila, pinanood ko kung ano ang pinag-uusapan nila. So, hindi halata na nagmanitis ang inyong boss. So, kayo mga kaupak, ang pinanood ko talaga, to be honest, si Ivana, kasi malaki ang papaya. Hindi lang, joke lang. Si Ivana, one of my famous, one of my idol, dahil syempre sa kanyang kindness, no? Sa ibang tao. So ngayon mga kapak, si Sinab, hindi ko talaga siya pinapalo. Pero si Ivana, yun, wala tayong pag-uusapan. Pero sana naman, Ivana. One day, no? Makakulabso si Ivana, siguro hindi ako makakapagsalita. Kung gaano ako katapang magsalita sa mga politics o sa mga higher position. Sa politics talaga ako nakalinya. Baka kay pag si Ivana ang kakulabs ko, mawawala ako sa sarili ko. So mga kapak, ang punot dulo ng kanilang usapan na yan, ay sila rin ang makikinabang. Sila ang makikinabang kung ano yung... Siyempre, kailangan ni Wilbert Tolentino na proteksyonan ang kanyang pagkatao sapagkat siya ay talent. Diba? Kailangan din naman sumagot ni Sinab sapagkat gusto niya pangalagaan ang kanyang pangalan sapagkat siya ay may 14 followers. Hindi biro yun. Ang inyong boss ay baka nga wala pa sa dulo o kalingkingan ng mga followers nila, di ba? So, baka naman. Akala ko mga kaupak sa mga team sa YouTube, akala ko ang mga famous walang team. Meron din pala sila team. At ang akala ko, ang mga famous, pag mayroon kang time o maka-access ka, may kakilala ka, mayroon collabs, akala ko, walang bayad. May bayad pala yun. Ang laki mga kaupak na ko. Hindi natin kaya yung mga ganyang kalalaki. 100,000 umabot. Yung pala, ang mga malalaking... Naku mga kaupak, wala na tayong time. Basta, ang mahalaga, pangalagaan mo. Ipakita mo yung... Although hindi ko sinasabi, ipakita mo lahat. Pero, siyempre, meron tayong mga dapat na isalang alang-alang. Kasi, sa social media, di ba? Lahat, mababas ka. Pero, siyempre, hanggat maaari, umiwas ka gumawa ng makakasakit sa kapwa, umiwas ka gumawa ng makakaagrabyado. Kasi, sa away, sa pangitan ng dalawang sikat o famous, kung sino nagsasabi ng totoo, siyempre, yun ang nangingibabaw. Si Wilbert, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang pangalan sapagkat siya ay maraming business at marami siyang artista na hinawakan o talent scout siya. Si Sinab naman, meron din siyang pangalan dahil alam ko, hindi biro yung kanyang mga followers. So alam mo naman, yung power ngayon ng social media nasa mga subscriber followers, oras na ibagsak kanila. Sandaling oras lang ang mawawala sa iyo kagad ang mga followers mo. Magpag nag-unfollow sila. Kaya kailangan ni Sinab sumagot sa mga patutsada ni Wilbert. Pero sila mga kaupak, nagkakapira sila sa pamamagitan ng kanilang mga contempt sapagkat sinusugod sila kung ano na ang mga litis ng mga marites. So mga kaupak, hanggang